guys, welcome back to my channel and Happy New Year! I am finally back. Pangit ng lighting. Hindi ko alam kung paano sisimulan to. I forgot how to vlog again. But anyway, this video was supposed to be my last video of 2021. But then, maingay yung neighbors namin dahil may ginagawa. So, everyday kong hinihintay na tumahimik sila para makapag-film ako until nag-2022 na. Tapos nagkasakit ako. So, that explains the title. It's my 2021 luxury handbag update. This video has been requested a lot. Hindi ko siya pinlano gawin because I didn't realize na medyo malaki pala yung nabago sa collection ko from the last video I did, which was my 2020 edition. If hindi pa nakita yon, then I'm just gonna link it somewhere here. So now I'll just show you everything that actually came in my collection last year and everything that will actually go. Kaya kailangan ko na yung i-film to because nabenta ko na sila. Para mapakita ko pa sa inyo yung complete na 2021 collection ko. So, unahin ko na lang itong mga aalis na sa closet. I'm sure marami na naman magtatanong sa akin. I have online closet account where I post all of my pre-loved items, mine and my sister's. So, if hindi pa kayo nag-follow doon, then I'm just gonna flash it here because once in a while, doon ako nag-post talaga ng mga things that I wanna let go. So anyway, this was sold in that Instagram. Nakapack na sila kasi ipapadala ko na sila. So this is the Givenchy Nightingale. Gumawa ako ng what's in your bag using this one. Actually, I'm just gonna put the link also here. So nagal ko pinag-isipan kung ilalet go ko siya. Sobrang ganda niya. Tsaka alam nyo na sobrang addict ko sa color na to. I got this one 2016, I think, from Dubai. Grabe, sobrang favorite ko to. Sobrang ganda niya. But some things just have to go because may mga bagong parating. Ganyan lang yan, di ba? But anyway, this one has served me very well and super ganda niya pa rin. The only issue I saw is this watermark in the bottom that I'm not actually bothered with. Hindi din siya kita when you're gonna use it. Ito yung ano ko, bag ko for the days that I wanna feel like Mary-Kate and Ashley Olsen. Sobrang ganda. So, super duper swerte na nakabili na to. Actually, ang daming nag-agawan dito when I repriced it because I sold it nang mababa nung nakita ko yung watermark. I hope this will make you happy as well. My next goodbye. Sa tatlong Louis Vuitton ko na malalaki or medium, pinag-isipan ko alin sa kanila yung aalis. And then, I decided that it will be this GM size na Never Fall, which is also super duper pretty pa. Grabe. Parang bago. I got this 2016 sa Paris Champs-Élysées. Hindi ko alam kung tama yung pronunciation ko. Talagang ginol ko na makabili ng Louis Vuitton sa first time ko mag-Paris kasi gusto ko nga magpa-hot stamp just for the memories. Kaya sobrang tagal bago ko na kayanan na i-let go to. However, as I mentioned in the last video, meron ako love-hate relationship with the Neverfull because sobrang laki nga niya, which is why I tend to stuff it. But then, nagiging sobrang mabigat siya dito. But if hindi naman kayo kagaya ko, then it's not gonna be a problem. Sobrang gusto ko to kapag ka-traveling kasi maganda siyang lagyan ng mga unan, coats, blankets, scarves, yung mga fluffy pero magaan lang. So, dun siya perfect. But if may mga laptop na and everything, sasakta na talaga ako. No, yun yung naging deciding factor ko to let her go. It also comes with this pouch. And ayun nga, may hot stamp ko siya with my initials. That's why binenta ko rin siya ng mababa. Although, thankfully, dun sa pinagbentahan ko, I still got my money back. Yung ginastos ko 5 years ago. So that's the beauty of buying classic pieces talaga and taking care of them because totoong investment siya. Because pwedeng bumalik yung pera mo. And if I didn't had the hot stamp, then mas mataas ko pa siyang mabibenta because sobrang mahal na nito ngayon. And ang ganda-ganda pa nung condition niya. So super duper happy na friend ko yung nakabili. I know she's gonna take care of this as well. The next one, na pinagkaguluhan din. This one is complete inclusions also. Actually, walang box talaga to. Ni-request ko lang sa reseller friend ko to give me a box. So, sobrang swerte. But,
I'm very happy na kapatid ko lang din ang bumili. Si Nini! Medyo nalugi nga ako eh. Tapos ang daming gustong bumili nito ng higher price. Mababa ko na nga siya binenta. Tapos tinawaran pa ako ng kapatid ko. But for me, okay lang. Kasi at least it's still in the family. Just like my Celine Nano na hindi ko ma-let go before. Ate ko yung bumili. So it's still in the family. So every time na nasa US ako, nagagamit ko. Kaya ito, this is gonna go to my sister. I'm super duper happy because she's finally starting to build her collection also. This is gonna be her second luxury handbag. Kaya super happy ko na sa kanya napunta. Papadala ko din to sa US next week dahil nandun nga din siya. So that is my Gucci na Soho bag. I was actually super surprised na sobrang dami may gusto nito. Gusto pa nang iba na mag-bidding daw. Eh, hindi nila alam kapatid ko yung nakabili. So, wala kayong magagawa. Okay. Next ones. Tuloy na natin yung malalaki. Yung mga hindi naka-display dito. These ones were also part of my 2020 collection. So, hindi ko na masyadong tatagalan ang pag-explain. But this is the other Louis Vuitton na pinag-isipan ko. If I was gonna let go... Montsuri. Ilalagay ko na lang din yung mga names sa baba, just like before, because I don't wanna butcher the names. But this is my Louis Vuitton na backpack. This is GM size also. Mahilig ako sa GM size because I'm a big girl. So, perfect lang sa akin yung mga GM size ng mga bags. And I got this vintage. Super ganda pa when I got this. I really, really love this one when I'm traveling because it's super comfortable. However, medyo mahirap nga lang din maglabas-masok. Which is a good thing because it's a backpack, so it's safe. Kaya lang, I need to have an extra small pouch para dun sa mga kailangan kong kunin palagi like the passports, the wallet, and cell phones, ganyan. At saka yung MacBook 13 ko, kasha siya, pero hindi na ganito yung shape niya. Medyo banat. Medyo parang nagiging square siya. Yun lang yung issue ko when I'm taking this. I decided not to let this go. Also, because backpack siya. So, someday, kung magkaroon man ako ng anak na babae, ito yung magiging school bag niya. O, diba, bongga? Very classic. Kung hindi man, o, di mga pamangkin ko, sobrang swerte nila. Kaya, I decided to keep this instead of the Neverfull. And the other one, alam nyo na rin to, the Speedy. I was super duper torn if Speedy or Neverfull ang aalis. Pareho silang may hot stamp. But again, if you guys remember, I mentioned this is my very, very first luxury handbag that I bought with my own money that started my collection. This one was also bought in Paris, pero hindi ako bumili. Pinabili ko lang siya when I was in Dubai. I had it hot stamped sa Dubai na Louis Vuitton store. So, ayun. Kaya parang kung sa memories at memories lang din, basihan ko, then I decided to keep this. Kasi nga, nabanggit ko before na this is one of the most iconic bag in my mind. Because I grew up seeing my lola na ito lang yung bag niya. Until now, she's still using her PD. Imagine, simula bata kami hanggang tumanda na kami, ito lang yung gamit-gamit niya. And she still looks amazing. So, ganun siya ka-classic. Kaya, I think this is gonna stay with me forever. Para, pwede ding ipamana, o diba? Na-imagine ko, kung hindi man ako magkaanak. This is very, very perfect for my pamangkin Kaya dahil sobrang arte niya. And this is going to be very, very perfect for my pamangkin Kenzie because siya yung medyo mas rugged na boyish yung mga outfit. So, bagay sa kanya yung backpack. O diba? Yan ako, pag napalo na ate ko, tumatutuwa yun. So, yeah. That's why we stick to the classics. This one naman is my very, very, very first luxury handbag. Pero hindi ko binili. This is given to me by my ate. It's Marc Jacobs na satchel. This was my maid of honor gift from my ate. Or token for being the maid of honor sa kanyang wedding. I initially wanted the Speedy. Pero sabi ni ate, it's too expensive for her at that time. Because nagbayad na kasi ng kasal. Pero grabe. ROI ko naman na to. Ay, at Balenciaga yung ano. Hindi ko mahanap. But anyway, na-ROI ko naman to kasi nga, for the longest time, ito lang yung bag ko na luxury. Kaya ito talaga yung ginamit ko ng bonggang-bongga. And even my younger sister, nagamit din niya to for a couple of times. And then I have this two long champs. Ito yung malaking size. Na may laman pa. I use this as my weekender bag. Sobrang favorite ko siya. I always include it sa luxury handbag collection kasi I feel like it's, basta, feeling ko luxury siya. Tsaka marami ako napanood ng mga luxury handbag collections. Nakasama talaga sila. Kailangan may ganyan ka. Foldable so you can bring it anywhere. And then I have this limited edition. At that time, nung
2015. Like, ko siya nakikita araw-araw sa mga tao na naglalakad sa Dubai Mall. But wala siya sa store. So, when I finally asked Madel, my friend na personal shopper sa Italy, sabi niya, limited edition for Europe. Kaya, siya na lang bumili nito for me. And then, nung nag-open ang Longchamp dito sa Philippines, nakita ko to. So, I don't know if you can still find it, but it's the Mau. Hindi ko alam. And then, I have this na napakadugyot. Medyo bago lang to eh. 2 years pa lang ata to. It was a birthday gift from my kuya. This is the Marc Jacobs na tote bag. Sobrang favorite ko to. Nabanggit ko na yun before, if this was a little bit bigger, this is gonna be the perfect tote bag for me because napaka-comfortable ng strap. So kahit na laman niya yung iPad ko, yung laptop ko, the camera stuff, everything, it still feels comfortable in the shoulders. Tapos sobrang ganda ng color. It matches anything I wear. Kaya favorite ko talaga to. Gabi, sobrang dugyot na. And may zipper siya. Kaya perfect talaga to. It's 9 out of 10 for me. Kung bigger size, it's 10 out of 10. It's the best. Okay? Dami! Pagod na ako agad. Dami yun pala nila, no? So, thankfully, nagbawas ako. Although, magdadagdag ako ulit. I'm gonna talk about it more later. Moving on, ituloy natin yung mga part pa rin ng bag collection ko from the last video. Here, I have my YSL na vintage bag. Really beautiful na sling bag na very classic looking. May mga certain outfits ako na itong unang-unang pumapasok sa isip ko na bagay. Yan yung mga classic outfit. Very Veronica Lodge ang peg. Yan, bet na bet ko to. I got this from an ukay-ukay in Baguio when I was in college. Ito pala yung very first ko na luxury handbag. Hindi pala yung Speedy. I got 2 of these. Noong time na yun kasi, hindi pa kagaya ngayon na marami ng tao na knowledgeable about the brands and everything. Ngayon, sobrang mahal na mamili sa ukay-ukay kasi kilala na halos lahat ng tao. So, pag nalaman nila yung brand, mamahalan na or mas mabilis mabili. I got this parang 3,500. No, parang 5,000 siya, if I remember it correctly. Pero dalawang YSL yung gusto kong bilhin. So, tumawad ako and I asked kung pwede kong bilhin na 7,000 yung dalawa. It even has the authenticity card when I bought it. So, yung isa, binigay ko siya kay Trian sa kapatid ko. Ewan ko kung ginawa niya dun, but mine is still here. One of my favorite vintage pieces from Saint Laurent. Moving on to another vintage piece. This is my Lady Dior na vintage bag also. This was just given to me by Don's sister 7 years ago, more or less. Message siya, she told me. May binigay daw sa kanyang bag yung boss niya. Pero hindi naman daw niya ginagamit, so akin na lang. When she gave me this, parang ako, oh my God. Sinabi ko lang kay Don, my gosh, Dior yung binigay nung boss niya. Hindi kasi maarte yung mga kapatid ni Don. At that time, di pa rin uso yung Lady Dior. Hindi pa siya ganun ka out there. Pero I was super duper happy to be having it. Ang issue lang nitong material na to is tumalagkit siya over time. Pagka hindi mo siya ginagamit, nagiging malagkit siya. And nakikita ko din sa pre-loved market ngayon. Sobrang dami na nagbebenta nito ngayon bigla. Tapos ang mahal. Tapos yung mga description, they would always say pagka medyo mahal, not yet sticky. So I think part talaga siya, nangyayari talaga. But pwede namang ipabags pa. Although, super sticky nito nung inabot sa akin dati. Now, since nakalabas na siya and ginagamit ko na rin siya, parang nawala na yung stickiness. Yun nga lang, pangit na yung shape niya. But, I mean, I don't mind. It's part of the vintage vibe. It's still super beautiful. The vintage gold hardware. Napakaganda. Sobrang saya ko talaga with this bag. This one is the Louis Vuitton Matisse Empreinte. This is probably 3 or 4 years old already. I got this from Ate Charm. Dami nagtatanong pala sa akin from my previous videos kung ano na yung Instagram niya. Nagbago na kasi Miss Charm na yung name niya before Look For Less. Just in case you guys are looking for her. But anyway, binili ko yung ate ko nung monogram na print. Kaya nung nag-decide na akong bumili after a couple of months na inggit na rin ako, gusto ko na rin ng magkamitis. And binenta ko nga yung nano ko na Celine na black. So I felt like I needed a black bag. Kaya yun, sabi ko, Matisse na lang bibiling ko because it's also a classic, tapos black. Although hindi ko din itong siya nangyari. Alam mo, pinag-isipan ko rin kung bibenta ko ito kasi ang laki ng bentahan nito ngayon and super duper ganda pa nito. But, I don't know. Abangan na lang natin next year kung nandito pa to sa collection ko. It's still pristine. I don't
actually use it that much. Oh my god! Teka lang, sa nanay ko ba to? Okay, akin. Kasi nawawala yung passbook ng nanay ko. Nasabi niya na sa akin daw. Kala ko ito na. February 2020. So that's the last time that I used this bag. Kakaloka. Hindi ako super duper in love na sa kanya. Pero I'm holding on to it because it's classic. And because pataas ng pataas yung value niya. So we'll see if this is gonna stick in here forever. This is my Louis Vuitton Felici. So this is the strap originally. Pero I just have this cute little strap that I got from Lazada. Kasi super duper uso yung ano ngayon, diba? Yung mga pochette na ganyan ng peg. Kaya bumili ako ng shorter. Sobrang gaya na kwento nito. But di ko na ulitin dito. You can just see it from my previous bag videos. Kung gaano ka-intense yung pinagdaanan ng Felici sa buhay ko. My first one I bought and then nanakaw siya nang hindi ko nagagamit. So about this, again. Yung mga inserts nito ay binenta ko because I don't need it. Okay, I think that is it for the old bags. Or not old bags, but the bags that was here from the first collection. And then let's move on to the ones that are new from last year. So, ay hindi, joke lang. Hindi pa, ito pa pala. My Balenciaga Mini City. Maraming may akala na black to. This is not black. It's like a very, very dark green. Na parang lumot green. Lumot green. With silver hardware. Ang mahal na nito ngayon, ha. Naloka ako. Although mahal na yun siya before. Kaya mini nga lang din na nabili ko. Pero ang gusto ko din kasi Mary-Kate and Ashley nga ang peg ko. Kaya bet ko yung Givenchy na Nightingale at saka isang malaking Balenciaga. But mahal nga. So, mini lang nabili ko. But I was very, very happy. If you guys want to buy Balenciagas, you can check the pre-loved market because super ganda ng Balenciaga kahit naluluma. Kahit bago, mukha na siyang luma. Kaya hindi na siya pwedeng maging luma. This one I got brand new from Bloomingdale's sa Dubai. And I super duper love the color. It fits so many things. It matches any of my outfit kahit kakaiba yung color niya. This is the very first bag that I bought na silver hardware. Lahat kasi gold. Dami din katanong sa akin kung kailan ko daw ibibenta. I don't think I will. And then this is my tawag ito Balenciaga first. So this one I got vintage last year from Japan. O, diba? Sobrang ganda niya pa. And grabe, napakamura ko lang nito nabili. Tapos ganyan lang yung strap niya. Ito, mahaba yung strap nito. Crossbody. Ito, ganyan lang. Even my sister, nabudol ko to buy one of these in beautiful nude brown color. For some reason, mas maluwag pa to kaysa dito. Pero mas malaki siya, no? Kasi parang na-expand to. Ito ang nipis. Ayan, ganyan. But I really, really, really love the red color of it. Kasi madalas ako naka-black, neutrals. So, ganda na may pop of color. Ilalagay ko sa description box kung saan ko nabili to. And marami siyang pinupost na mga magagandang Balenciaga na pre-loved from Japan. This one, ito yata yung very first bag na binili ko last year. Ang nagsimula ng kabaliwan kong magbibili last year. Wala talaga sa plano ko kasi 2020 wala akong binili kahit isang bag. And then 2021, I bought 5. Kakaloka. So anyway, ito nga yung kauna-unahan. This one I also got from Ate Charm. Random lang na parang alam mo yun, yung lagi mo siyang makikita. And then may itch ka bumili. I got the one na leather yung strap. Medyo mas mahal to kaysa dun sa hindi leather yung strap. Konti lang naman yung difference. Parang feeling ko very casual looking kasi yung hindi leather. And I'm super duper happy na binili ko na siya nung araw na yun because now, ang mahal na yun niya. Ang manis ng price increase. Naloloka ako. Kaya natutuwa ako sa mga bag na binili ko because pag nakikita ko yung mga presyo nila ngayon, whew! It's crazy. Napaka-easy niya, napaka-gaan niya. And pag hindi ko alam kung anong susuot ko or alam kung magiging pangharabas yung gagawin ko for the day, this is initially the first bag na kinukuha ko. Or pag out of town, ito yung naisip ko kasi madali siyang ipack, pwede siyang ipit-ipitin because it's nylon, wala siyang masisirang shape. It's super gaan. And for sure, it will match anything because of the color. Hindi ko rin siya ibibenta. Mayroon din mga nag-aabang eh kung kailan ko ibibenta. But I mean, you know, pabago-bago naman ang isip ko, hindi natin masabi. My very, 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 very first unicorn Chanel. Nakita nyo na yun yung unboxing ko nito. I'm not gonna talk so much about it anymore. This is also vintage. I was also super duper happy to get it just in time before the vintage market went crazy also. Panoorin nyo yung video
na-unboxing ko because nilalagay ko yun dun yung mga presyo. Ngayon kasi hindi ko sila naaalala na. Very, very, very happy also to have met Patricia and Marvin from Vintage Classics. Sa Japan din sila. I don't know if I'm ever gonna buy a brand new Chanel bag na mga flap ever because grabe kalahating million na. So, Vintage Market is the way to go. Tapos, real 24K gold pa yung hardware. Plated, I mean. And then, right after I bought this one, binili ko ito. So, parang week apart lang siya. When I saw this color sa size na to, grabe, nabaliw talaga ako because sobrang favorite ko nga yung oran ko na brown or they call it gold. Super duper pretty. Actually, parang super chocolate brown niya sa video, but it's tan. This is my very, very first Hermes bag. Ito yung pinunta ko sa Greenbelt Hermes. Pero ang nabili ko yung oran na white. Because wala ang stock. Pero yung SA ko doon, na manager, apparently, nilista niya ako, sabi niya, sasabihan niya ako agad. Pagka nakakuha na. Sabi niya, mabilis lang daw eh. But for some reason, ang tagal nga. But yeah, I'm just being patient. Pero may mga nakikita na ako na resellers na hindi ko kilala na may ganito. But ayokong i-risk. Kasi nga hindi ako basta-basta bumibili pag di ko kilala. Then, I asked my kuya to check it in Hawaii because sobrang baba nga ng tax sa Hawaii. At ang daming friends ng kuya ko, SA sa Hawaii. Kaya I told him to ask. And wala din. Meron nga isang color that time na malapit dito but it's not this one. Buti na lang na pigilan ko yung sarili ko. But then finally, there's this one random day na lumipad na naman yung kuya ko sa Hawaii. Tapos dumaan siya doon. Tapos sakto, sabi ng SA niya, yung pinapa-hold mo sa akin, I have it just today. So tinawagan niya ako. But sobrang akong shooked kasi sabi ko, kuya, hindi ko kaya. I really want it. But ayun nga, kakabili ko lang nung Chanel. So hindi talaga. Hindi kaya ng powers ni girl. But yun, my kuya was super duper nice. He bought it for me. And he allowed me to pay kung kailan ko kaya. So yun, my very first Hermes. That's the kwento. Sabay sila. And na-survive ko. Akala ko hindi ko masasurvive. But thankfully, my kuya was so nice. And then, after that, I got this. Oh my God, I'm so happy. Diana talaga yung gusto ko. But I want it in that color. And then finally, yun nga, na-inlove ako dun. So kahit di siya Diana, binili ko siya because I really, really fell in love with the color. And then wala ko nung purse piece kahit na nung dumating na yun. And kahit na nabili ko na yung Hermes. So yeah, she found one for me and grabe, sobrang gandang presyo nung binigay niya sa akin. And she also allowed me payment plans that time kasi nga sabi ko, hindi ko pa rin kaya pero I wanna buy it na dahil baka mag-increase na naman. I got it in a very, very, very good price as well, less than 200,000. Ngayon lahat ng mga Diana, halos lahat, 200 na. Napaka ganda niya pa, sobrang ganda pala shape. Kaedad nito yung mga kapatid kong bunso. These two, or I mean, these three are like my biggest splurges last year. But yung presyo nitong dalawang to, isa na lang ang mabibili ko kung ngayon ako bumili. Last year was the perfect time for me. Ito, hindi ko pala nasabi kanina, but lastly, my very, very favorite prized possession na napakamahal na rin ngayon. I can't believe it! Namin din nagtatanong kailan ko daw ito ibibenta. Guys, ilang beses ko sinasabi na mabenta ko na lahat, ito matitira. And if kailangan kong tumakbo at isa lang ang madadampot ko, ito din yung dadamputin ko. This is my wallet and chain. My very first Chanel that I got in the store in Dubai with my own money. The price of this one has increased, I don't know how many times. Naloka ako because almost 200,000 na din to ngayon sa resellers. Last time I saw it, 295 pesos na. I got this nung mga panahong 80,000, 90,000 pa lang siya. Doble na, girl! I don't think I will ever let this go unless life or death situation na. Number one bag in my collection. Did I show everything? Yeah, I think that is everything. Mukhang napahaba na naman to. Sabi ko, i-rundown ko lang. But I always have fun talking about my bags and all of their memories and the time that I bought them. Paano ko nabili? Nabanggit ko kanina, actually may nabili na akong mga bago. Yes, mga bago. Kasi nga, kaya ako nagbenta kasi may mga gusto akong bago. So, ganun lang yung ginagawa ko para hindi ako matatambakan and hindi tayo mayaman. Kaya I can't have it all. Two new bags coming. So, you will see that. Eventually, they're still not here because yung isa nasa Batangas, kay Ate Charm. And yung isa sa Italy pa manggagaling, kay Madel. So, I'm so excited you'll see that. And then we'll see how my collection will change again towards the end of this
year. And I hope you guys enjoyed my very, very first video of 2022. Ilalagay ko rin yung winner ng Artifact Gold na earrings from my last Vlogmas. Thank you guys so much for being patient, for waiting for me to be back. Tuloy-tuloy na ulit to, hopefully. Let me know in the comments down below kung ano yung mga gusto nyo makita sa mga darating na araw. I hope you guys enjoyed this video. If you did, please give this a thumbs up. Please subscribe and click the bell button para updated kayo on my next videos. Bye!